sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Initiative. Grabe, harap-harapan. Ini-interview siya. Ayan, TV5, GMA, CNN, yung mga ano. Ang sinasabi niya eh, baka sinisiraan lang si Speaker Martin. Napakinggan namin si Abby. Wala pong nagsasalitang congressman, di ba? Na kami namumuno. Pero sinabi ni Abby, walang kumukontra kay Abby. Pinangungunuhan niya ng mga, di ba? Ng mga congressman. Baka yung 100 pesos na yan, hindi naman talaga benta yan. Pwede mo ba benta? Ang mura naman ng 100 pesos. Sabi ni Mike Abby, baka pamasahe lang daw yung 100 pesos. No? Hindi mo nabalitaan? Sikat na sikat si Jam Magno. Sinabi ni Jam Magno, yung binigay sa inyong ayuda para pumirma ay hindi vote buying, incentive yun. As a reporter, former anchorman, imposibleng naging congressman ka lang sa Congressman Erwin Tulfo na walang ka na ng interes sa balita. Ibig mo sabihin kung kailan ka naging congressman tsaka ka nawalan ng interes sa balita. Kung kailan ka naging congressman tsaka ka hindi ko po maintindihan, no? Ewan ko po kung ano po yung Senator Tulfo ay Congressman Tulfo. Pagpaumanhin niyo po, pero panahon na social media ngayon. Kahit itago na ng mga dyaryo lahat, sang katutak po yung vlogger na pwedeng magpaalala sa inyo. Ngayon po, ipapaalala ko sa inyo. Ito po. Hindi ko talaga makuha eh. Ito ang sinabi ni House Speaker. No? Wala daw kinalaman si House Speaker eh. Ito po ang sinabi ni House Speaker nung December 12, 2024. Kay Pangulong Marcos na rin po. Kasi sabi ni Pangulong Marcos, tutol daw siya sa... Ito po sinabi, House to revive Chacha push in 2024. December 12 po to sinabi ni Martin. Ha? The House of Representatives takes another crack at charter change, etc. etc. Ito po, ang sinabi ni Martin. I believe 2024 will allow us to revisit the whole issue of the Constitution. We'd like to focus very much on the economic provisions, but even to get there, we have to look at the procedural aspects of the amendments of Constitution. No, sinasabi niya, procedural. Tuloy natin. There might be some initiatives here. Oh, may initiatives daw. During the break that would prepare us for the ensuing year. And perhaps what would be our legacy in the 19th Congress, which is to review and revisit the 1987 Constitution. Okay. Okay yan, no? Ito po ang tuloy natin. Last March, the lower chamber approved resolution, etc., etc. Okay. So, however, the resolution has been in the limbo in the Senate. Ayan yung balita. Now, lawmakers are eyeing a people's initiative as another route for charter change, no? Binalita to ng CNN December 12 pa. Ayan ang linaw. Now lawmakers are eyeing a people's initiative as another route for charter change. A people's initiative, inulit-ulit na, is one of the three ways, ha? To amend the Constitution. So as early as December 12, Erwin Tulfo, Congressman Erwin Tulfo, pinag-uusapan na to, yung charter change. Hindi po inimbento to ng CNN. Sa interview po to kay
kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez mismo nagsabi na ipupush nila yung charter case. No? At ayon dito, lawmakers, yung mga congressman, ang nagpupush. Ayan, no? Araying pala. Tinitignan nila na yung isang way, kasi nga, na-stuck sa Senate eh. Hindi umabante sa Senate yung pagbabago ng Constitution. Di ba? Antay, ayaw ni, ano eh, ayaw ni, ng pamunuan ng Senado noon. Ang linaw po eh. Eto po, mas malinaw. Baka sabihin, oh, hindi naman sinabi ni Martin eh. Eto po, mas malinaw po ito. Si Evan, hindi. Sa Manila Bulletin naman po. Ayan. House Senior Deputy Speaker. House Senior Deputy Speaker, ha? Pampanga, 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzalez is looking at a people's initiative as the mode that could actually launch charter change. Kailan po ito? December 14, 2023. So sinabi po ng Senior Deputy Speaker sa kanyang interview dito sa Manila Bulletin. Hindi ko alam kung interview, basta balita po ng Manila Bulletin. Na yun po yung inaay nila, natatahakin. People's Initiative. Ano pa ba ang hindi malinaw dyan? No? Magsesearch lang po kayo, nasa Google po lahat dyan. Congressman Erwin Tulpo, sasabihin nyo, walang kinalaman. Deputy Speaker niya to, si Dong Gonzalez. Kung wala siyang kinalaman dyan, inawat niya na yan. Sabihin niya, ay hindi yan yung daan natin, People's Initiative, hindi yan. O yan, Gonzalez in a chance interview during the House Reporters Christmas Party. Christmas Party pala ng mga reporter ng House on Wednesday, December 13. Alam mo kasi, ang mga senador, ilang con-acts na yung pinasa natin sa kanila. Economic provision, still, wala pa rin movement. Yung previous Congress, marami din na-approve dito kasi resolution on both houses. So wala pa rin galaw. So hanap tayo ng isang mode. Baka itong People's Initiative, the PI. Sino po nagsasalita? Senior Deputy Speaker. Hindi po pwede yung magsalita nang wala pong basbas ng speaker. E di tinanggal na sana yan sa kanyang pagiging Deputy Speaker. Harap-harapan niyo po ba kaming lulukuhin na walang kinalaman si Martin diyan sa People's Initiative? Nagsalita po siya. January, ipupush nila. Nagsalita si Aurelio nung December pa. People's Initiative. Sasabihin niyo, walang kinalaman. Wala, huwag po tayong magbulahan. Nung pumalag yung mga tao, nasanay po kasi kayo na hindi po pinapalagan eh. Nagawa nyo, siguro ang isip ng mga yan, nagawa nga natin yung very popular na si Sara Duterte. No? Nagawa nga natin tanggalan ng confidential pad, very popular pa yun. Eto pa kaya. Kaya nating ilusot lahat yan. Ganun yung mentalidad nila eh, ng mga congressman. Ngayon po, hindi na po. Kada kilos nila ngayon, binabantayan na. Buhat nung pinakulong nila sa Eric, tsaka si ano, pumalag na yung mga tao. Teka muna, ikukontempt nyo, ikukulong nyo na walang kaabog-abog. Pinapalaga na po sila ngayon. Nagbabantay na yung tao rito. Lalo na yung hamon ni dating Pangulong Duterte na ipaliwanag nila kung paano nila ginagastos yung pera nila. Wala ni isang tumalima. Hindi na uubra yung mga ganyo. Tapos pag nabisto kayo, nagalit siguro. Alam niyo po, sa totoo lang, unnecessary yan eh. Hindi po natin kailangan na magkawatak-watak. Eto, talagang watak-watak na sila sa bagong unit team. Kasi simula pa lang ng bago nilang unit team. Watak na nga dati sa dating unit team. Kagagawan din dito sa House of Representatives dahil pinabura nila yung si Franz Castro. Ngayon naman, yung mga bago nilang ka-unit team na mga dilawan, warak na rin dahil kinantsawan ba naman nila yung EDSA eh? Alam niyo po, mga dilawan, napakasimple lang po mag-isip. Huwag nyo lang tirahin yung EDSA Revolution.
magkakasundo kayo. Simple lang po mga dilawan. Banatan nyo yung mga Duterte, magkakasundo kayo. Yun lang yun. Magkakasundo tayo dahil pareho natin kalaban yung Duterte. Pero wag na wag nyong galawin yung EDSA. Doon kasi lahat po ng kanilang glory, lahat po ng kanilang doon po, no? Pag na-expose yung EDSA na hindi dapat, eh talagang wala na po silang silbi sa kasaysayan. Pag naparealize sa tao na hindi naman importante talaga EDSA. Alam nyo, eh, Senator Air, inuunahan ko na, no? Magna-number one ka sa lahat, no? Tapos gaganyanin mo, simple lang po yan. Simple pa lang po yan. Ang pinakikita ni Erwin Tulfo, kaya niyang gawin ang lahat. Magmaang-maangan. Alam mo, Senator Congressman Erwin, no? Grabe. Lahat ng tao alam na may chacha at may people's initiative. Ikaw lang ang hindi nakakalam. Para lang maipagtanggol mo ang speaker, gagawin mo ang lahat, kahit magmaang-maangan, imposible naman. Alam ko, magna-number one ka dahil ganun ang mga tao. Pero eto, number one yun na senador. Harap-harapan yan. Sasabihin mo na ganyan, na walang kinalaman si speaker. Sino po maniniwala? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ito ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!